Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng Panginoong Hesus ang banal na sanggol. Mga minamahal ko mga kapatid, pinagnilayan natin sa kapistahan ng Santo Niño ang hiwaga ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Hesus. Ipinaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Hesus ang kahalagahan ng kaluuban ng Ama sa kanyang buhay. Tulad natin ang batang si Hesus at sundin natin ang kaluuban ng Ama sa lahat ng oras ng ating buhay upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sulupay kapayapaan sa mga taong kinahulugdan niya. Pinupuri ka namin, narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Buktong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang lugpok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Hesukristo ang katastaasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, yung anak na Diyos na totoo at naging sanggol, nung siya ay maging tao namang totoo, maging amin awang panata, ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pagkikisa sa manasaabang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagharian sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpaso na hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaong nang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nagahari ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya rin ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito na makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay alay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangan tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, mapurihin sa pag-awit. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang
hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Kabayan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngayon ay kapistahan ng Santo Niño, Santo natin, ang ating Panginoong Jesus na banal na sanggol. At dito po sa ating mga pagbasa, tinuturuan tayo una. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 9, verso 1 at sumusunod, na matupad na ang pangako ng Diyos na darating ang isang tagadala ng mabuting balita, ang kahangang tagapagpayo at makapangyarihang Diyos na siya ang prinsipi ng kapayapaan. Kaya ayon pa sa ating Salmo, mamamalas ang lahat ang tagumpay sa pagliligtas ng Diyos. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, sinasabi rin na sa sulat ni San Pablo sa Epeso, Kapitulo 1, Verso 3 at sumusunod, na tayo'y maging mga anak ng Diyos at bibigyan ng karunungan niya upang ating mapahayag na tayo nga ay magmana sa buhay na walang hanggan. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, Verso 13 hanggang 16, ipinapahayag ng ating Panginoon ang tatlong bagay. Una, na ang mga bata ay hindi dapat pigilin sapagkat maging tulad nila tayo. Una, tinuturuan tayo na mapabilang sa paghahari ng Diyos ang magkaroon ng puso na tulad ng bata. Pangalawa, na kinalong ng ating Panginoon na kanya pong ipinapahayag ang tunay na pagmamahal sa mga bata sapagkat karapatan ng mga bata na mahalin at mabigyan ng kanilang karapat-dapat na isabuhay bilang bata, hayaan ng mga bata na tunay na bata. At pangatlo, na kanya pong pinagpala, binabasbasan ang mga bata upang tularan natin ang ating Panginoong Hesus na mga bata ay bibigyan natin ng mga positive na mga gawain upang hindi tayo magkaroon, una, ng negatibo na pag-alaga sa mga bata o maging irresponsible ng mga magulang at magkaroon ng parentification o ang mga bata ay hayaan na gumawa na gaya ng gawain na parang mga magulang na rin, mag-alaga ng kanilang kapatid o dili kaya magluluto o kung anuman ang kanilang gawain. Hayaan natin silang maging tunay na bata. Mayroon po tayong mga batas sa Pilipinas na kung saan nagbigay ng proteksyon sa mga bata. Kaya ang Republic Act 7610 na dapat maproteksyonan ang mga bata sa pang-abuso na sa iba't ibang antas ng pag-aabuso. At mayroon tayong Presidential Decree 603 na kung saan ang mga kabataan ay bigyan ng rapat na karapatan upang hayaang maging bata. Dito sa mga batas natin sa Pilipinas para sa pangbantay bata at para sa pagbibigay ng mga bata ng karapatan, ay hindi pa ito naisabuhay kahit nasa pagtuturo ng ating Panginoon o dili kaya pagtuturo ng ating simbahan o dili kaya nasa mga batas natin sapagkat hindi po natin nakikita ang tunay na gawain bilang isang tao na may respeto sa mga bata. Kailangan natin una sa lahat ang paggagay ng ating Panginoon na ipahayag na ang paghahari ng Diyos ay magkaroon ng tulad ng bata ang mga puso. Hindi po isip bata, hindi po asal bata, hindi po magbata-bata, bagkus tulad ng isang bata, ating ipahayag ang ating pinging Kristiyano na marunong tayong
umibig at mangmahal sa kapwa na handa po tayong magsakripisyo upang maipayag natin ang ating pagrespondi, ang ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong magkaroon ng negatibo na pag-alaga sa mga bata. Nahinayaan natin ang mga internet, mga TV at mga cellphone na siya maging mga magulang na mga bata. Ang tawag po dyan, e-parenthood. Bawal na po yan. At yung mga toxic na mga pagiging magulang na inaabuso ang kanilang mga anak, kundi kaya hinayaan lang na kung saan pinabayaan, binibigyan nga ng pera at kung lahat ng loho, ngunit nagiging ano naman ang mga bata na tinatawag na mga spoiled na mga bata dahil hindi hinuhubog. Ang ating mga pagbasa ngayon ay una sa lahat, naghubog sa atin na mga may sapat na edad na tayo'y maging tulad ng bata sa ating mga puso upang tayo ay mamuhay na tunay na Kristiyano. Pangalawa, na ang mga bata ay hayaan nating maging bata ayon sa kaluuban ng Diyos upang ang ating pagmamahal sa kanila ay isang pagmamahal sa ating Panginoon na noon na siya'y nagkatawang tao ay naging bata upang mabigyan hindi lang ng proteksyon, hindi lang ng kanyang karapatan, hindi lang sa paghubog sa buhay at pananalig sa Diyos, higit sa lahat ang pag-ibig sa mga bata. Naway, mahalin ang mga bata tulad ng pagmahal ni Jesus sa kanila. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinaki Santa Maria ng Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, na nausunan mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Tunong mulang parito at hukom sa buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo na nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pag-unawa. Panalangin niya natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig at atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo, at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayan sa iyong kaharian ng namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayon, naging kapwa namin, sa amin kikisama siyang mabuti upang sa piling mo itampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay siya noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kay kaisa namang Helsis siya awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbibinyi sa kadakilaan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ng banal na makalob nito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at malanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pursin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming umbispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pangitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mamakapangirihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila silat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayon po ay Holy Childhood Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga pangangailangan ng mga bata sa buong mundo. Tumulong po tayo. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapakinabang mo sa piging na banal sa kapistahan ng anak na isinilang na mahal na Berhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umunlad sa karunungan at sa paging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yung lahat po ng may mga bata ay ilagay po mga magulang ang inyong kamay sa ulo ng inyong mga bata at yung lahat ng mga walang dalang bata ay ilagay po sa inyong puso ang isang panalangin para sa inyong mga anak na wala rito. Ngayon na po ang panalangin sa busbas ng mga bata. Sumayin niyo ang Panginoon at Panginoon naming Hesus mula sa panlita ng mga bata ay lumikha ka ng awiting papuri. Kaawaan mo ang mga batang ito, ang mga ipinagkatiwala sa mapagmahal mong pagkalinga sa simbahan. Ang anak mong isinilang na mahal na Berhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit. Niyakap niya ang mga ito, binabasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Lumudulog kami sa iyo, Ama, sa napagkalooban mo sila ng biyaya upang lumago sila sa Kristiyanong paumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo maging saksi dito sa lupa sa pamagitan ng pagpalaganap at pagtatanggol ng kanilang mga pananampalataya, hiniling namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Naway tularan natin ang mga bata sa ating pagtanggap sa Panginoon. Tulad ng bata ang ating puso, huwag isip at asal bata. Kailangan natin na ang ating kapistahan ng Senyor Santo Niño nagsimula noong ang 1521 na imahe ng ating pong Hesus Nazareno na ilagay sa galyon ay nagkaroon ng mahimala na presensya sa Pilipinas naway ang mahimala na presensya ng ating Panginoon ay siyang paglagay ng puwang na ating mga puso para sa Panginoon at para sa pagmamahal ng mga kabataan. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayon pa lang itas bagya mga bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Hesus Nazareno, nagpusin ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinangan ang kanan, nagsusumamo sa imakamtanawa nila ang iyong katukunan, tanggapin ang kasagutan ng naloob na tinatanaw. Basusan din po ninyo ang mga lamimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng misyon nito na may mahalalang pangakon sa binyag, na ikaw, nibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayan, kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat Viva Pet Señor! Viva! Viva Pet Señor! Viva! Viva Pet Señor! Viva!